Kumalma tayong lahat. Alright, mga kaibigan, may caller dito. Si Jody ng Manila. Hello, Jody. Yeah, hello, Papa Zach. Hi. Yeah, hi. Ako yung nag-message sa'yo. Kaya pupunta ka lang. At this point, Avenida, aabangan kita. Ah, talaga? Yeah. Ah, ikaw pala yung blinak ko. Hello. Bakit mo blinak? Trip ko lang. Bakit? Nag-PM ko sa akin sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Yes, I did always kasi how many years na ako maging fan mo every night. Ah, kailan ka po nag-PM sa akin? Kaya, para lang po meron kay idea mga kaibigan, every night I get thousands and thousands of PMs. Alright? Every night din ako. Ah, ikaw pala bida eh. Hindi. Saan ka pa nag-PM, ma'am? Sa Twitter, sa Facebook, Instagram? Sa tweet, nag-tweet ako sa'yo. Instagram mo, and sa like ng page mo, and sa mga post mo, I do like. Uy, salamat po. Nagko-comment din ako. What can I do for tonight, Ms. Jordy? Mag-share ako ng love story, and hindi ako na advice sa'yo. Ay, okay po. Sige po, kwentuhan niyo po ako. Okay. Ito kasi, Yort. Every night, talagang nakikinig ako sa Yort. Natatawa at natutuwa at medyo naman minsan, naiinis sa mga caller mo, ano sa advices mo. But then, kasi yung love story ko din kasi with my hubby now, talagang sasabi ko, ang swerte ko na. Okay. Ganito kasi yun. Every night kasi nakikinig kami sa'yo, tapos kawalin kami, saya namin. Eh, hearing this mga inspirational mo na mga advice. Talaga? May mga ganyan pala ako. Hindi ko alam. Oh my God. Ay, nakapapal siya. Fan na fan mo nga, honey ko eh. Kayo ni Kara. Ah, talaga pa? Yes, every night. Talagang magdamag kami, makikinig sa'yo hanggang mag-sign off ka na talaga. Sobra. Maraming salamat po, ma'am. Padala niyo po ako ng 1-5, ha? Para ma-justify natin. sige po. Ms. Jody, what can I do for you tonight? Okay, mag-share lang ako ng love story ko na walang kapantay yung saya. Okay, alright. Tell me the story. May asawa now is a seafarer. Seafarer? Yes. Seaman. Seaman. Alright. Oo. Actually, hindi siya yung first na lalaki in my life. At hindi ganun yung parang, kasi yung estado ng buhay namin iba. Okay. He's only my tao. Yung tauhan ko lang siya. Okay. Ano po negosyo niyo, ma'am? It's in maritime industry. May-ari po kayo ng agency? Hindi. Stockholder lang. Stockholder? Diyos ko, mayaman pala to. Ako nga, cupholder lang eh. Ikaw lang ka, oh my God, talaga. Oo, alam mo, Ms. Jody! Oo, ipagpapray kita ha. Oo, talagang alam mo, ikaw talaga yung pangarap ko makausap talaga all my life. Pinangarap kita makausap. Opo, I have been dreaming to talk to you like, ganon. Fuck the Lord. Apa, sige pa. No, I've been doing business for 7 years. Actually, I stay alone here in Manila. Kasi galing akong probinsya. I'm thriving here for 7 years na talagang nagkaroon ako ng matanda ng buhay. And it's worth it. I'm lucky enough kasi talagang nag-prosper ako sa lahat ng ambition ko na hindi ko man lang in-ambition noon. So, mula na akong hinihingi pa, kundi yung magkaroon ako ng kasama sa buhay na mahal ako. Yun yun. So, ako mama, meron ako may mga hinihingi pa ako sa buhay, mamay ilalapit ko sa'yo mamaya ha.
Kasi yun, kasi ganito yun. Yung scenario ng buhay ko, ano na lang natin ha, in short ha, rebelde ho ako, black sheep ako ng pamilya namin. So, so sa probinsya, so binigyan ako ng chance ng daddy ko na magpunta ng Manila to teach my life. Oo, kasi black sheep ako, talagang wala akong pakailam sa mundo. Kasi I have everything and anything na gusto ko, nakuha ko. And sa isang idlap na may nangyari sa negosyo ng daddy ko, which is hindi ko alam kung anong gagawin ko. So naging bagsak ko lahat-lahat para sa amin. So lumayas ako sa probinsya, inapunta ako ng Manila. I started talaga here na sobra-sobra hirap. Bawin ko lang yung buong indamit ko lang kung anong suot ko. So, buti na may suot ka eh. Ako dumating ako Manila, nakahubad ako, grabe. And nakachinelas lang ako with my bag and with my ATM na konti lang yung laman. Then I started na naghanap ng trabaho. In lang yung... Miss Jody! Yeah. Give me an idea. What year did you go to, decide to come to Manila? To change my life. Parang magkaroon ako na... Anong taon po? 2009. Alright. Ah, teka lang. Nakikinig sa sir, Ninong Warren Encarnacion. Hi, magandang Ninang. Kamusta? O, diba? Diyosa at may-ari ng cut salon, Pilipinas. Ninong! Ay, Ninang. Mamano naman ako. So, in short, nag-survive ako alone. And it happened last 2012, nagkaroon ho ako ng boyfriend. So, it was better then. Kaso, nagkaroon kami ng love affair for 2 years, I think. And then I got pregnant. Na hindi kami kasal. Okay. Kasi, ayoko pa noong time na yun dahil iniingatan ko yung katayuan ng guy dahil nasisimula pa siyang simon, which is hindi nilahaling legally married dahil sa mga company na ganun, may divitisyo, bawal yung legally married agad na kaka-apply lang kasi liable yung company na magbigay sa kanila lahat ng divitisyo lang yung pagdanganak yung asawa. So, it happened, hindi muna ako nagpakasal, hindi kami nagpakasal, pero we're planning na magkaroon dahil bumuntis ako. So, the time na nag-onboard siya, nagkaroon ho siya ng ibang mga karelasyon na girl. Pinapatawad ko siya madaming beses, pero hindi na kasi okay. Yung, alam, nadaaway kami lagi dahil lang doon nagsisalos ako. Dahil, yung mga girl na mismo nababasa ko sa Facebook, either text, at yung isang beses, nahuli ko talaga. So, it happened ho na buntik ako while nandun siya sa barko and nang nakanak ako, nawala siya. Ano po na misplace mo? Hindi, wala po siya. Kumbaga, wala siya. So, wala din siyang communication sa akin. Kumbaga, pinabayaan niya ako. Okay po. So, it happened na yung tao ko, kasi nga, di ba, may tao, may staff ako, so may ako kasama, may utility, gano'n. So, nung sinugod ako sa ospital para manganak ako, that guy po yung nagdala sa akin going to ospital. Ay! Okay, tapos? Yan siya. So, pagdating sa ospital, kasi wala naman akong relative na pinapaalam na nangatak ako, kundi yun lang yung tao ko na naghatid sa akin dun sa hospital at siya yung nagbantay sa akin, siya yung umako na pamilya ko, lahat-lahat ho, siya lahat-lahat yung nandun para nung pagpaharap ko. So, yung ganun na senaryo na kailangan ko sanang may kasama pero pinilit kong tumayo dahil ayokong mamablema yung pamilya ko about me. So, dun ho yung start yung na naging hobby ko now. That time po, hindi ko kasi alam na mayroon na pala siyang
ayun na siyang yung parang may gusto siya sa akin. Ay talaga, ay, na-ninja ka niya bigla, nahukage rin. Galawang breezy ah. Nararamdaman mo naman yun sa girl eh, na yung lalaki na may pasling sa'yo na gusto na ganito. Oo, di ba? Yung mga, ang ganda mo ngayon, mamaya later din na, ganyan. 20 minutes lang. Kasi yung mga bagay na yun, na hindi ka binibigyan ng pansin. So, wala lang sa akin yung wala ako kasi tao ko nga lang siya. Wala lang sa akin yung dapat dyan kasi mahal ko yung boylet ko, yung boyfie ko na tatay ng baby ko. So, oo, so, maka-boylet ako tapos. Wala akong pakailan sa kanya. Basta tao ko lang siya. Ay siya sa akin. Ay, hindi yung salary every week. So, wala akong pakailan. Wala akong ano sa kanya. So, yung ate mo, nang katagalan ng katagalan, nalaman niya yung senaryo ko sa boyfie ko. Diba mo siguro siya nagkaroon ng lakas ang loob na talagang ipakita niyo, iparamdam niya na may halaga ako at yung baby ko sa kanya. Mm-hmm. Also, dumating din yung mga panahon na ganito gano'n, nag-ayos kami ng birth certificate ng ganito na dumating pa na ayaw pumirma ng tatay sa birth certificate ng baby ko dahil hindi niya in-acknowledge. Sabi naman ng abogado niya, wala daw siyang pipirmahan kahit anong papel na ibibigay ko dahil baka daw gagamitin ko laban sa kanya. Talagang napakasitid ang utak nung tatay ng baby ko. Tapos, it happened to Papa Zach na siya yung umako ng obligasyon ng pagiging tatay ng isa. Mm-hmm. Oo, so, yung feel na, yung nasi-feel ko that ay na, parang buti pa siya yung binigyan niya ng pangalan yung anak ko para hindi ako mapahiya or hindi yung baby ko na hindi maisip na abandon siya or what. So, dun kayo nausap ko siya at saka tinanong, bakit mo ginawa to? Bakit gusto mong gawin to? Ano ba ang pwede kong ibayad sa'yo? Ginanong ko talaga siya, Papa Jack, sabi niya sa akin, wala akong hiniling na anuman, kundi sagutin mo lang yung gusto ko para sa atin at sa anak mo. Sabi ko sa kanya, alam mo naman hindi kita gusto. Mm-hmm. Kung ano yung pagtingin ko sa'yo, hanggang dun lang yun, huwag kang mangarap. Opo, kasi prangka po talaga ako at saka hindi ko naman siya mahal eh. So that time, sinabi ko sa kanya kung pera ang gusto mong bigyan kata, kung gusto mong buhay na maganda, yung makasakay ka ng barko, bigay ko sa'yo, hanggang dun lang. Hindi ko kaya na maging tatay ka ng anak ko dahil hindi mo naman siya anak at may tatay naman talaga siya. Yung hiling lang po niya sa akin na kung papayag daw ako, yung magpakasal kami. Dahil kaya naman doon niya akong panindigan at yung anak ko. Hmm. So it has ended. Talagang pinag-isipan ko na pwede ba? Paano ba? Ano ba? Paano ba? Okay kaya ba? So, yung feeling Papa Jack na alone ka, na lahat ng naging problema mo lahat, even yung ma-fulfill that, pero may kulang pa. Yung biro ka ng pera, wala namang kang mahal sa'yo. O, di ba? Oo nga. Doon ko na realize. Para kasama ko sa kwentuhan. Oo nga. yun siya pa po, Jack. So, sorry. Kamusta na po kayo ngayon? Kamusta na po kayo ngayon? Actually, we're good po pa, Jack, now. Sumakay na siya ng barko now. At malaki na din yung baby ko. Hmm. And yung baby ko talaga siya yung naging papa. Apa. So, we're legally married na home kami. And legal na din sa family ko. And sa inya. And, happy ako na siya yung naging asawa ko. Mm-hmm. And sobra akong thankful kasi tinanggap na kung ano ako
at nibigay niya yung pagmamahal na talagang inambisyon ko lang na punta makamit and para din dun sa baby ko. So, kumbaga, ginawa niya ang lahat para sa amin. Sige, ma'am, ganito gawin, na, gawin, ganito gawin natin, ano, alright. Bigyan kita ng chance to, ano, to send out your message para sa kanya. Okay. At yung naging problema ko lang, Papa Zach, yung advice ko sa mga regarding sa naging pakain na ko. Apo, ano ko meron? Ano kaya, Papa Zach, ano, pag... Kasi ang balita ko sa tatay no ano ko, wala talaga siya naging seryoso. Ma'am, ganito gawin natin, ano? Alright, ganito, ano? Kung ang tanong mo lang sa akin, ma'am, ay kung anong gagawin mo sa tatay ng anak mo, kasi tatay ng anak mo yun, biologically, huwag niyo pong ipilit yung bat sa tatay kung ayaw, hayaan niyo lapit yung tatay. Opo. So wala pong problema doon. Nakakaya naman sa bata pag siya pa ilalapit sa tatay na ayaw niyang i-acknowledge yung pagiging tatay niya. Kaya nga po, kasi noon kasi Papa Jack, inaayawan niya. Eh ngayon ho, hinahabol na niya yung baby. Ma'am, if he's making an effort, di ba, to get close to the baby, ibigay niyo po yung alayaan kasi anak naman talaga niya. Okay lang po ba yun? Oh, ma'am. Of course. Kasi kung ako lang Papa Jack, ayoko na Anak niya po yung... Huwag niyo pong ipagdamot sa bata yung karapatan makilala niya yung totoong tatay niya po. Okay. Sige ma'am, bigyan kita ng pagkakataon to, ano, send out yung message para sa iyong asawa na sa barko, dali. Okay. Okay, yummy. Kasi yummy tawagan namin eh. So, ako. Thankful ako. Proud ako. Kasi ikaw yung... lalaki na tumanggap sa akin at kaming baby, tapos sana hindi ka magbago, sana yung itong pag-aantay ko may uuwi sa amin, and sana tuloy-tuloy na yung pagbabago ng buhay ko at ng buhay natin. So eto na, nakausap ko si Papa Jack. Eh, yung sabi mo na ikumusta kita sa kanya, so eto na. At yung tanong mo na kung sila na ba ni Kara, hindi ko alam yun yung... Hindi ho, para malinaw buta. Hayaan mo yan, bukas na tawag ako sa'yo. Kasi bukas na lang may panahon. And masyadong makulit si Papa Jack, swerte na lang nasagot ako sa tawag. Meron nga ako nabasang code kanina, sana ba yung nahanap ko tuloy ngayon? Sabi dito, obligasyon mo mahalin ang iyong trabaho, hindi ang iyong katrabaho, charin lang. ganun po. Baka natamaan ako doon. May ba nakalagay dito, char lang? Nakapagbaba mo yung bibisitahin natin si Papa Zach. Salamat po sa pagtawag, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Alright. Hindi kayo maling caller. See ya. Jody ng Manila, yay!